and hello 2024! Grabe, ang bilis ng araw, di ba? Imagine, maglilipat taon na naman tayo. Kaya kami ang unang babati sa lahat. Happy New Year! Pero bago ang putukan at sayawan, mag-bonding muna tayo ng mga kwentong hashtag pang Rated Corina yan. Magandang araw Pilipinas at sa buong mundo kung saan man may Pilipino. Let's start the new year right at dapat salubungin natin ang bagong taon ng puno ng good vibes at inspirasyon. Tulad ng mga kwento namin ngayong weekend, ang mga New Year's resolution ng mga idol ninyong celebrities. Malalaman na naman ninyo later, taon-taon natin ginagawa yan. Meron ding makabagbag damdaming kwento ng pagbabago ng isang babaeng makasalanan dati daw, pero dahil sa kanyang anak na may kapansanan, pinilit magbagong buhay. Abangan nyo rin mamaya, mga uso at bago sa fashion, hairstyle, wellness, gadget, at kung ano-ano pa, hindi lang yan, kung ano ang hindi na uso. Mga pasabog lahat ang kwento namin, di ba? Kaya huwag maglilipat. Mag-subscribe sa aming social media accounts, Facebook pages, YouTube, TikTok, at Instagram. Samahan kami dito pa rin sa mas pinalawak at mas pinalaki nating samahan, Mapa TV o online man yan. Kasama pa rin mga kababayan nating Pinoy abroad sa ating I1TFC worldwide. Kaya mga kapatid, kapamilya, kaibigan, ako si Corina at ito ang espesyal na edisyon ngayong bagong taon sa Rated Corina. Handa na ba kayo sa 2024? Bagong gadget, bagong outfit, bagong hairstyle, at kung ano-ano pang mga bago. Siyempre, pagdating sa mga mauuso, hindi papahuli dyan ang Rated Corina. Yan ang aming hahain sa inyo, iisa-isahin. Sagot na namin yan. Kaya heto na ang mga what's in and what's out sa 2024. And just like that, tapos na ang 2023. At sa pagpasok ng 2024, sabay-sabay tayong magbabay sa mga luma at mag-hello sa mga bago at latest. Isang tabi pansamantala ang mga nakasanayan at i-welcome with open arms ang mga uso at bagong kinahuhumalingan. Bold, futuristic, and metallic. Yan ang naging trend ng look ng makeup sa 2023. Pero kasing fresh ng paparating na taon ang magiging look ng makeup para sa 2024. Ayon sa international at Hollywood makeup artist na si Edgar Santos, ang usong makeup sa susunod na taon ay halos yung tipong hindi mo mahahalata na may makeup ang mukha. Nauso nga yung heavy makeup, but still, sa mga Hollywood celebrities na ginagawa ko, puro clean lang eh. Ang gusto nila kasi yung they wanna see skin. They want to see yung luminous yung skin nila, but flawless. Yun ang trend ngayon sa 2024. Nagpo-focus sila ngayon sa skin. Even the eyes is very, very subtle. It's very clean. Almost one color lang and then contour. Pagdating naman sa crowning glory nating mga babae, mauuso pa rin daw ang soft curls. Sa mga lalaki naman, out na ang tapered at mullet na hairstyle. Dahil ang in na daw next year ay ang GQ magazine-inspired look. Ang nakikita ko sa US, sa Hollywood especially, puro yung mga GQ look. Medyo mahaba siya, medium length at saka medyo long. And then i-gel lang nila, ini-style lang nila. Sa babae, may tinatawag sa US na butterfly cut. Yung partition ng hair, it depends kung saan mo gusto. Minsan sa gilid, sa gitna. Ang trend ngayon, yung medyo ano lang, soft wave lang. Parang windblown style. Iyan ang 2024. It's easy to maintain, it's easy to manage. Bilang baguhang artista, importante kay Krista na makasunod sa uso. Lalo pat bukod sa pag-arte, ang pagkakaroon ng magandang mukha ang isa sa kanyang bentahe. Aminado si Krista na simple lang daw siya pumorma, kaya bagay daw sa kanya ang mauusong fresh look at luminous makeup trend na mauuso sa 2024.
binabagayan naman po kasi yung uso ngayon. So, kung ano po yung minsan natitripan ko or alam kong bagay po sa akin, dun po ako nakikita. Yes, I'm very happy with the soft curls and very volumey because I have flat hair po. And then, the color is nice din po. Pero paalala ni Edgar, kahit anong makeup at hairstyle pang mauso, importanteng makonsidera ang skin type at hugis ng muka ng tao. It's very, very important and it's very essential to know the shape of your face. Even sa makeup, napakahalaga yan. Yung bone structure mo, alamin mo yung shape ng face mo. Hindi basta ka lang maglalagay ng makeup, oops, I'm done. Hindi, or makikiuso ka. You have to know first kung anong shape mo, yung is even your skin tone. Siyempre, para ma-achieve ang ganitong hairstyle, kailangan natin ang bagong gadget na sadyang ginawa para for all types of hair. Yan ang alok ng Dyson Supersonic Hair Dryer na expert sa hairstyling. Ito'y gawa ng mga magagaling na engineer na pinagkakatiwalaan ngayon sa mundo ng fashion. May 5 tips din silang binibigay sa mga customer para ma-achieve ang gusto ninyong volume at ayos sa buhok. Huwag ding mag-aalala dahil gentle at safe sa anit at hibla ng ating buhok ang latest hair dryer na ito. Pero ang pinakamahalaga at pinagmamalaki nila, matibay daw ang kanilang produkto, heavy duty and user friendly. Pagdating naman sa OOTD, ayon sa international fashion designer at binansagang Prince of Beads na si Amir Sali, mapapa-throwback tayong lahat ngayong 2024 dahil magbabalik ang style noong dekada 90. Mamumulaklak din ng floral design, particular ang rose, sa susunod na taon. This coming 2024, 90s will be coming back. So, makikita natin na the millennial pink will also be in every closet sa mga babae. We'll go inside to the world of like red, like mabubuhay in this 2024, especially the cherry red, yung parang deep red. And roses will be coming out, yung mga roses na design. Every single designer in Paris right now, in their every collection, meron talagang bulaklak. Bukod sa floral, magbabalik din daw at mauuso muli ang denim o maong. Itong 90s na trend, this will also bring denims. Babalik ang denim sa 2024. Magugulat tayo. Every stores will have denim again. Paalala ni Amir, tulad ng panahon, weather lang din sa mundo ng fashion. Kung ano ang uso noon, pwedeng maging in na naman ngayon. At hindi porket uso at trending ay kailangang pilit makisabay. Fashion is panandalian lang ang buhay niyan kasi uso-uso lang yan. So fashion is really associated with trend. So kung ano yung uso, anong pinagkakagulan, nagiging fashion siya. So kung anong nakikita mo sa TV, kung anong pinagkakagulan ng tao, kailan mo isuot, but doesn't guarantee na bagay sa'yo yun. Kasi uso-uso lang siya at hindi lahat ng uso ay babagay lahat ng tao. Kung si Amir lang daw ang masusunod at mabibigyan ng pagkakataong magpauso ng fashion statement for 2024, ang gusto daw sana niya ay simple at practical lang. This year, I think, my direction of design, I think I will go to more practical dressing. Ayoko ng sobrang mahigpit ng mga damit, sobrang hindi na makakilos yung babae. At paano nga naman natin maipopost ang ating mga OOTD kung walang smartphones? Kung latest smartphones lang naman ang pag-uusapan, sagot na ang reviews ng YouTuber at tech vlogger na si Janus Villanueva. Sa 4 na taon na pagiging content creator at pagre-review ng mga gadgets, aminado si Janus na halos buwan-buwan ay may mga bagong gadget na lumalabas sa merkado, partikular na ang mga smartphone. At ang naging trend pagdating sa smartphones nitong 2023 ay ang pagiging affordable ng mga ito. This 2023, ang pinakamadali natin makita na trend talaga is yung nagmumura na yung mga dating features na nakukuha lang natin sa mga flagship level na devices. So guys, ito yung top phones in 2023. Sa katunayan, sa kanyang YouTube channel, makailang beses na siyang gumawa ng content tungkol sa mga smartphone na bukod sa quality na, budget-friendly pa. At ngayong 2024, ayon kay Janus, magpapatuloy lang daw ang trend sa smartphones na pagandahan ng specs sa pinakamurang
halaga. Maglilipa na din daw ang mga bagsak presyong flip phones o mga smartphones na natitiklop. So, sa 2024, I can really see na yung mga flagship level na performance at chipsets, makukuha na natin sa mid-range dahil pababa na pababa yung presyo ng malalakas na chipsets. Nakita natin na this year, paunti-unti nang may mga pumapasok na affordable na flip phone. Nitong 2023, nagsimula nang bumalik ang sigla ng turismo. Marami na muli ang bumibiyahe at namamasyal sa iba't ibang lugar. Kaya tinanong namin ang madlang people na madalas sumakay ng bus kung ano ang wish list nila para sa isang komportableng biyahe. Yung maluwang yung upuan, makakakilos yung mga paaong ganun. May wifi. Yung comfortable po at saka yung may CR. Recline, arm space, legroom, and TV as well, entertainment. Leather seat na upuan na pwedeng ihiga at may patungan pa ng paa. Check! May sariling tablet kung saan pwedeng mag-sound trip o di kaya'y mag-movie marathon. Check! Libreng wifi. Check pa rin! At may CR pa pag mahabang biyahe. Check na check! All in lahat yan sa luxury bus ng kumpanyang Partas. So this is the luxury type bus. It has a 1x2 seating arrangement. Dahil mahaba ang biyahe, going to Bigan. And Partas lessons to passengers. No? Of course, the number one priority that we have is of course safety. And the other thing is of course yung comfort ng passengers. No? It is the trend right now. And most of the time, ito yung hinahanap talaga ng mga pasahero. No? Nandito tayo ngayon sa 26-seater natin na bus, Partas. So, buksan lang natin. Yeah? So, you can appreciate our buses. So, pag akyat ninyo, first thing na mapapansin nyo talaga is our flooring. No? Maganda yung flooring namin, no? In terms of yung mga regular types of buses. So, these are pure leathers. And then, reclining na rin yan. For those, especially yung mga medyo mga ano natin, no? Seniors. No? And also those for those persons that would require ample leg room no para sa kanilang pagbiyahe. So here's our restroom. And we also have bidet para din sa mga medyo uncomfortable gumamit ng tissue. Bukod sa 26-seater luxury bus na may sariling CR, meron din silang 44-seater na bus na may CR din. Ang presyo ng ticket sa mga luxury bus na ito, naglalaro mula 1,100 pesos pataas, depende siyempre sa rota at destinasyon na inyong pupuntahan. Of course, luxury bus are a little bit pricey because may balik naman through comfort and also yung mga amenities that are inside the buses. Dahil kung may luxury bus, meron din silang party bus. At ang unang mga naging pasahero nito, ang mga kandidata lang naman ng Miss Universe nang magpunta sila dito. So for our seats here sa party bus, so again we have a leather seat, no? Reclining leather seat with 1x2 arrangement. So may single and then meron ding double sides ng mga seats natin. Each seat has a table wherein again may cup holder tayo and then diyan pwedeng kumain yung mga natin passengers, no. Nandito yung prep area, merong sink dito wherein guests and VIPs can prepare their foods and also prepare the drinks. And then we have portalets here, nandito yung restroom sa baba. And then we go to the VIP lounge, so ito yung VIP lounge natin. It can accommodate roughly around 8 to 10 VIPs. So meron siyang built-in karaoke, meron din po silang built-in refrigerator dito sa baba. Pero wag muna kayong ma-excite mga besh sa party o VIP bus na ito ha. Pinasilip lang sa atin ito pero hindi pa po ito for rent. For personal use pa lang po ito ng may-ari. Malay nyo, soon maging available na rin na masakyan at ma-explore natin ang party bus ng Partas.
In na in ding isama sa inyong road trip ang bagong pinag-uusapan sa social media na on-the-go partner for healthy, nutritious living. Ang latest Nutribullet Portable Blender na very affordable. Imagine literal na nasa palad na natin mismo nakasalalay ang magandang kalusugan dahil isang pindot lang sa super gadget na ito. Pwede mo nang mainom ang mga mixed fruits at veggies na kailangang for detox at sustansya. Magbaon lang ng mga fruits, veggies, nuts at cereal anywhere, anytime. Kayang-kaya nyo nang gumawa ng sarili nyong juices. Good treats ito para sa mga gym rats at para sa lahat ng gustong maging healthy. Simulan natin ang 2024 ng may malakas na resistensya. Bagong taon, bagong simula, bago lahat. Aminin ninyo, higit pa sa mga bagong gamit at pagsunod sa uso. Hindi ba't mas masarap sa pakiramdam na salubungin ang bagong taon ng may bagong pangarap at bagong ideya para mas mapaganda ang bagong buhay natin sa bagong taon?